Hello, bro! Yon! Hello po. Good evening po. Magandang gabi. Kumusta ka, Tigasin? Okay lang po, okay lang po. Nice. Napunod ko yung video mo kanina. Akala ko yung sa video mo, bakit mo kinukongrats si, ano, si Billy Jack? Pagkatapos, ano ka pa, cheers ka pa, nakitagay ka pa, tagay tayo, subscriber mo, kumawa. Ikaw ba, ano, props lang ba yun? Talagang umiinom ka nung time na yun? Umiinom talaga nung oras na yun. Pangilang bote kasi na rin. Kasi parang, oo, lagi ko nakikita, lagi kang may Red Horse, talagang, baka maging sponsor ka na rin ng Red Horse. Kaya dapat lagi yun, dapat tumulin. Oo, no. So solid eh. Solid yung ano, yung video mo. Nakakatawa pero kahit paano may aral naman talaga. Alam, nagigets naman kita eh. Nagigets kita sa gusto mong ipahatig na mensahe dito kay Billy Jack. Kasi nga naman, ang pagkakaintindi ko doon sa video mo eh parang sinasabi mo din na tingnan mo. Tingnan mo yung ginawa mo. So bis na tumaas ang iyong ang subscriber mo, bumaba pa. Pagkatapos, hindi naman ganun kalaki ang kinikita sa palive-live. Dumadami pa ang kaaway mo, bumaba pa ang subscriber mo, di ba? Yung okay. Talagang pinupunto mo sa sa live. Pero ikaw pa, Tigasin ng Cavite, hindi ka pa rin nawawala ng pag-asa na baka magbago itong si Billy Jack? Or makinig sa'yo? Ako, hindi pa. Kahit pa paano, real talk lang muna talaga yung ginagawa mo. Sabi ko sa kanya, mag-vacation muna siya para medyo makulok muna yung mga iniisip niya. Yun nga eh. Iwasan na muna siguro niya yung mga live. Kasi minsan, naniniwala ka ba na minsan yung mga nagko-comment na supporters niya yung nagtitrigger kay Billy Jack? Yung iba, kasi parang nasusulsulan pa siya eh. Yung para lalo siya magalit. Oo, yun nga eh. Yun nga yung parang nakikita ko sa live niya, mas lalo siyang nagagalit. At syempre, pag may sumasang-ayon sa'yo, lalo kapag galit ka sa isang tao, di ba, parang mas talong lumalakas yung loob mo. Yun yung epekto nun eh. Kaya mahirap. Ikaw ba bro, anong balita sa'yo sa sa URCC? Kasi nga, ang alam ko may laban ka. Ito ba tuloy na? Sa tingin mo, tuloy na yung laban mo? Kasi naguguluhan ako. Kasi nga, alam ko, baka nakakausap na kayo. Kaya ba may mga pwede na ba kayong i-share sa akin? Kasi hindi ko alam kung maglalaban pa ba si Boss Bullet at si Mr. Mainit. Kasi ayaw lang ni Boss Bullet lumaban. Or sino ba maglalaban? Mr. Mainit ba? Or si Map Soberano? Or ikaw ba at si Map Soberano? Yung video ni Boss Bullet, sabi niya na parang ayaw niya labanan muna si Mr. Mainit eh. Oo. Dahil nga ang habol niya, gusto niya magkaroon ng rematch kay Mamot. Pero kung ako, gusto kong matuloy sana. Maglaban ng dalawa para at least yun muna yung manalo muna siya doon. Then pag si Kiko yung gusto niya makalaban sa susunod, wala nang madadahilan si Kiko na ganyan. Kasi may natalo na siya eh. Eh parang ang lumalabas kasi ngayon, kung ako si Kiko, parang bakit ako lalaban kay Boss Bullet eh. Nagkaroon na siya ng one loss eh. So, mas maganda kung magpakita muna siya ng panalo. Para walang masabi si Kiko. Pero sa tingin mo ba lalabanan, kung sakasakali lalabanan ni Boss Bullet itong si Mr. Mayet? Kasi as for now, siguro mga ilang days na, wala akong naririnig na respond galing kay Boss Bullet patungkol sa hamon ni Mr. Mainit. So tingin mo lalabanan ni Boss Bullet itong si Mr. Mainit or hindi na? Pero napanood niyo yung yung pinost niya, yung sabi niya na yung habol nga niya din kasi si si Kiko. Pero hindi naman siya natatakot kay Mr. Mainit. Sabi nga niya ituloy lang niya yung pag-hype at hindi pa naman niya sinasarado yung pinto kung maglalaban sila. Pero as of now, ayaw muna daw niya. Yun nga eh. Tapos, nasumagot na rin si Boss Bullet na hindi siya lalaban sa two
versus 1. And ang komento ko doon, eh, hindi rin ako agree. Eh, anong komento mo doon na tinanggihan ni Boss Bullet yung 2 versus 1? So, tingin mo ba magandang idea yon o hindi? Sa palagay ko, magandang idea naman kasi parang nakakatawa tingnan yun eh. Kung lalo kung matalo pa siya. Dalawa sila ni Map, tapos matalo silang dalawa. So, nakaya talaga yun. Kahit sa akin, magandang eh. So, maganda wag nalang tanggapin. Maganda yung 1 versus 1 lang. O kaya sabi niya, 2 versus 2 o kaya 3 versus 3. Payag siya dun. Tama yun. Sabi din ni Boss Bullet eh, mabuti pang mabugbog mo ko ng 1 versus 1 kesa 2 versus 1, di ba? Totoo yan. Yun din yung advice. Kasi Map nga din eh, nagalanganin eh. Napanood ko yung video niya eh. Ayaw din yung kumasa dun sa, ano eh, sa 2 versus 1 eh. Kasi kahit na sabihin yung dalawa sila, eh pagka inunahan ni Mamot kung alin man dun sa dalawa, si Map o si Boss Bullet, kawawa pa rin. Totoo yan. Sabi nga ni Ani. Delikado. Sabi nga ni Map Sobirano, parang 2 versus 2 pa rin eh. Malaki daw si Mamot eh. Niloko pa niya. Tsaka delikado yung eh. Iba yung lakas Oo. Na. Bro. Delikado na ano. Delikado na mapalaban ka sa Bernacle fight. Kasi nga, malakas yung suntok nun, di ba? Sigurado may kilalagyan ka eh. Talagang may mapupunit, di ba? Pero bilib ako sa'yo, Tigasin ng Cavite. Bilib ako sa'yo kasi willing ka makipag-bare-knuckle fight. Basta si ano, di ba? Ang gusto mong makalaban sa bare-knuckle fight, si Mr. Mainit. Tama? Hindi lang sa kanya, kahit sino. Kahit sino? Wow. Grabe. Na naman tayong pinipili eh. Di naman tayo natatakot kahit kanina dyan eh. Lalo na sa mga YouTuber, di ba? Kahit sino, no? Pero kaya natin yung mga yan. Kaya. Hindi ka ba natatakot na baka maputukan ka ng kilay? Alam mo na? Or nguso? Siyempre, isip-isip ko din. Hindi na tayo makapambabae niyan pagka ganun. Yari ka, baka nandiyan yung misis mo. Ano talaga, ano? Delikado nga. Tapos, siyempre, hindi lang naman yung sugat ang isipin mo eh. Yung internal damage sa brain. Kasi iba yung impact nun eh. Totoo, kahit sino makalaban mo dyan, pagka wala kang gloves, pagka nasuntok ka kahit na isang beses lang sa ulo, maraming pwede mangyari dyan. Kahit na hindi magdugo yung ulo, pwedeng magkaroon ng hemorrhage yan eh. Kaya yung iba nagpapasitis kan, di ba, pagtapos na laban, kahit yung mga professional na... Para ma-check laban. Kung may bleeding. Oo. Ano din, risky. Very risky din yan. Oo. At... ang tawag dito, dun nga sa bare knuckle fight, ang sabi nga din ni Coach Franco, hindi ka masyadong makakasuntok dito. Kumbaga, sa umpisa siguro, first round, sige, suntukan. Pero kasi masusugatan yung kamao mo dito eh. Pag tumagal-tagal daw, parang malilest na yung suntok. Nai-imagine mo na ba to na meron ka na bang strategy once na natuloy yung laban mo dito sa bare knuckle fight? Hindi, ang ano dyan, yung knuckles mo, siyempre, kailangan mo i-condition. Dahil yung kamay mo, pagka sanay kang naka-gloves, tapos lalabang ka sa bare knuckle, siyempre, baka mamaya, pagka tumama ka sa, limbawa, sa matigas na parte, sa buto, ganyan, baka pwedeng ma-injury ka. So, kailangan, mag-practice ka ng sumuntok ngayon ng walang gloves. Hindi naman kailangan ito, doy. Pero at least yung, kumbaga, di ba, pag sasip pa yung shin mo, kinukondisyon mo. Ganun din pagka sa bare knuckle, kailangan na sumusuntok-suntok ko. Kaya yung kamay ko ngayon to, may sugat pa rin. So sinasanay mo na? Yung pinapakita ko sa mga blue screen. Oo, sinasanay mo na. Sugat to dahil yung tinutodo ko yung suntok ko sa punching bag. Kaya umano siya yung gumasgas dahil dun sa pangit yung quality nung nasuot kong gloves eh. Pero may hand wrap naman. Meron. May nilang... Kaya medyo manipis yung nagamit ko noon. Grabe ah. Nakaskas yan. Pero minsan-minsan ngayon, mula nung ma-announce ni Chief Alvin na may ganyang bare knuckle, sumusuntok-suntok na ako ng kahit na walang gloves. Hand wrap lang. Tama yan. Isa talaga yan sa mga training. Kailangan, katulad nga sinabi mo, yung shin nga natin, di ba? Yung shin, kahit yung elbow, sinasanay natin yan para hindi ganun kasakit pag tumama. So yes, tama yung ginagawa mo na training ka ng
Bernacle na. Since na sasalihan mo ngayon ay Bernacle, so mas mabuti na kumapal na yung kamao mo. Tumigas-tigas. Para kahit pa paano matigas na siya at kalyo-kalyo. Hindi na siya ganun. Oo, hindi na siya ganun kasakit. Tama yun. Kasi iba kapag yung nag-practice ka ng may gloves, pagkatapos bigla kang lumaban ng walang gloves, eh, madaling masusugatan. Di ba? Oo, oh, tama. Yun talaga. Eh, ito namang ano bro, itong tawag dito yung kasi nangyayari ay hindi ko alam kung lalaban ba itong si Map Soberano, pero sabi niya nag-hype din daw siya sa laban sa URCC. Ang naiisip ko na lang kasing so far nakikita ko pa lang na updated dito sa URCC ng mga maglalaban-laban, Boss Bullet, ikaw, si Map, si Map, si Mr. May, ikaw, si Map, tsaka si Mr. Mainit. Si Damsa, sa tingin mo ba lalaban pa si Damsa? Kasi wala ko naririnig eh. Busy si Damsa eh. Oh, parang hindi ko nga naririnig. Pero kaya naman niya lumaban. Diba? E background naman siya sa boxing. Totoo. Kukuhanin naman siguro niya kung lumaban. Pero ikaw ba ay open din kung sakasakali sa 3 versus 3? Open. Oo. Oh. Oo, kasi ano, magandang opportunity rin yun. At ikaw ba ay tuloy na, kasi sabi mo last time nakausap ka na ng matchmaker. Yung laban mo ba tuloy na to or nagkakaroon pa kayo ng negosasyon? Matchmaker, hindi pa. Hindi pa kami nakapag-usap. Ah, hindi pa? Oo. Hindi pa. Pala ko nakausap ka na ng matchmaker, hindi pa pala. Okay. Ay, hindi. Sino bang anong pangalan? Si Aaron. Sir Aaron. Ah, oh, yan. Pero wala pa namang nababanggit yung final. Okay. Wala pa. Kasi ang alam ko mga kinakausap ng matchmaker, ikaw, si Mr. Mainit, si Map, tsaka si Boss Bullet. So, ang talagang tanong dito eh, sino yung mga maglalaban-laban? Kasi ito yung aking teorya. Kung sakaling hindi na lumaban si Boss Bullet at gusto niya talagang labanan itong si... kasi ang sabi niya sa huling vlog niya, ang tanging dahilan niya kaya daw siya umuwi ng bansa natin ay para labanan si Mamot at si Kiko Matos. Ngayon, kung hindi raw siya pagbibigyan, hindi siya lalaban unless na lang kung rematch kay Mamot, kasi nga, wala na si Kiko Matos. Or, kung ito ay 3 versus 3. Okay? So, kung totoo yung sinasabi ni Boss Bullet, then hindi niya talaga lalabanan si Mr. Mainit. Although, wala pang sinasabing video or nilalabas na video si Boss Bullet, directly na tinutukoy si Mr. Mainit uli na sinasabi na hindi kita lalabanan. Okay? So, ngayon, ang may iwan na lang dito, ikaw, si Mr. Mainit at si Map Soberano. So, dyan na lang umiikot yan sa tatlo. Tatlo na lang kayo. Okay? So far, ikaw ay willing lumaban. Okay? Lagi mo sinasabi yan. At the same time talaga, kahit sinong labanan mo. Pangalawa, Mr. Mainit ay willing lumaban. Ang tanong na lang ay kung kakasakaya si Mr. Mainit sa'yo. Kasi ang gustong labanan ni Mr. Mainit, si Boss Bullet at saka si Map Soberano. Pero kasi parang wala akong narinig na nabanggit na sinabi ni Mr. Mainit na ikaw yung isa sa mga gusto niyang labanan. At hindi nga, parang nakikita ko nag-iwasan eh. Diba? Baka yung sa habol nila, yung sa mga channel eh. Hindi ko alam kung... Wala akong nakikita. Sa tingin mo, anong dahilan bakit ayaw kang i-call out nitong si Mr. Mainit? Baka yun, yung sa laki ng channel, sa dami ng subscribers. Hindi man ganun kalaki yung ano ah. O, baka gusto nilang, syempre, may magigain sila sa din sa mga supporters din ng mga kalaban nila. Eh sabi ko, kung ganun ang mangyayari dyan, walang magiging final lineup. Lalo tayo mabibitin. Oo. Totoo yan. Eh, si Map Soberano, tingnan mo oh. Eh, di ba... Sino mas mataas ang subscriber? Ilan ang subscriber mo ngayon, Tigasin? Ngayon, nagano na ako eh. Nasa 8,000 mahigit na. 8,000? Ang alam ko kay Map Soberano, parang 8,100 na siguro.
Hindi man nagkakalayo eh, di ba? Tingin ko naman ano yan. Saka yung, siguro, ano, yung views ni Mr. Mainit, parang nakikita ko, hindi naman siya consistent na libu-libu lahat yung ano eh. Yung views niya. Minsan hundreds lang. So doon makikita yan, hindi lang naman sa dami ng subscribers eh. Kasi kahit yung ibang tao pwedeng magpeke ng channel yan, di ba? Pwede silang bumili ng mga fake na subscribers. Makikita mo yan sa dami ng views. Doon mo makikita kung talaga may mga active na ano, active na viewers yung isang channel. Kaya huwag nilang mamanipin yan. Oo, kasi kung iisipin mo naman, kung views lang ang pag-uusapan, mas mataas talaga yung views mo, di ba? Kumpara sa mga views kasi sa kanya ni Mr. Mainit. Oo. Oo, minsan, mas mataas. Oo, kasi nakikita ko eh. Ito pala, shout out, Mr. 62.